Magandang araw sa inyo mga buddy, isa na namang Taal Volcano episode ang ating pag-uusapan. So yung ating last update ay noon pang February 27 na kung saan nagkaroon ng 28 volcanic earthquakes at 130 tremor episodes itong ating bulkang Taal. From 27, 28, then March 1, 2, and 3. Balikan natin yung mga activities ni Taal Volcano upang sa ganun ay bago tayo dumako dun sa ating main topic na kung saan, ipinost ko na rin to dun sa ating Facebook page ng Ang Supremo Vlogs. Ito ay tungkol sa isang artikulo na inilabas 2 days after na magkaroon ng eruption si Taal. May nabasa kasi ako doon sa part ng artikulo na yon na kung saan ay napapanahon sa mga nangyayari ngayon itong mga sinasabi na seismic signals, itong volcanic earthquakes at itong volcanic tremors. Ang nagsabi nito mismo ay isang volcanologist from University of Buffalo. So, basahin natin yan mamaya upang sa ganun mas maintindihan natin kung ano bang epekto nitong mga volcanic earthquakes at itong volcanic tremors kay Taal. Dumako tayo ngayon dito sa website ng TVOX. So today is March 3, 2021 at ito yung latest na ipinalabas nila na Taal Volcano Bulletin na kung saan nga ay nagkaroon ng 1 volcanic earthquake at 5 volcanic tremor na tumagal ng 1 hanggang 3 minuto. So nabawasan siya, no? So silipin ngayon natin dito sa aking ginawa na chart. Okay? So noong February 27, meron tayong 28 volcanic earthquakes, 130 tremor episodes. Then 28, walang volcanic earthquakes, may 14 na tremor episodes. At March 1, nagkaroon ng 24 volcanic earthquakes at saka 1 tremor episodes. March 2, 48 volcanic earthquakes, so madami to, at 40 tremor episodes. At today, March 3, volcanic earthquakes, 1 lang at tremor episodes na 5. So ang nakakalungkot lang mga buddy, hindi tayo makapag-update ngayon dito sa Miroba. Hindi natin malaman kung ilan na bang thermal anomaly ngayon itong si Taal. Kasi ito nga oh, the Miroba system is temporarily out of service. We apologize for the inconvenience. So na-post natin to, talagang nakakalungkot din kasi isa rin ito sa napakahalagang website na ating palaging sinisilip para ma-post natin sa ating Taal Volcano News Update Facebook group upang sa ganun ay makita nila yung mga thermal anomaly ni Taal araw-araw. So, sad to say, hindi tayo makakapag-update ngayon. Ano naman kaya yung masasabi dito ni My Geo World, no? Dito sa nangyayari na pagtaas, pagbaba ng mga tremor episodes ng mga volcanic earthquakes. So, ayon nga sa kanya, nagpapang-abot na daw yung magma gases. Or ito yung very hot and chemically different. Kumbaga, iba yung composition nito. At ito ay humahalo sa hydrothermal gases. Na ito namang hydrothermal gases, ito ay low temperature and chemistry of different kind din. So itong two types of gases na to, kapag nag-mix, naghalo, karambola daw yung kinalalabasan. Yun ang sinabi niya sa akin nung isang araw. Kaya medyo nakakapag-alala din dahil hindi porke bumaba itong volcanic tremors ni Taal or itong volcanic earthquakes, eh dapat na tayong kumampante, di ba? Bukas, March 4, sigurado meron na namang pagbabago yan. So today, ilan lang yung naitala ng FIVOX. Bukas kaya, mas mataas kaya sa naitala ngayon na 5 volcanic tremors or mas mababa. Yun ang ating aabangan bukas mga buddy. So panibagong update na naman yan. Basta pag-uusapan natin dito ngayon ay yung tungkol sa artikulo na nabasa ko. Napakaganda ng paliwanag kasi dito tungkol kay Taal. Puntahan natin ngayon mga buddy. So dito sa artikulo na isinulat ni Andrea Thompson noong January 14, 2020, ang title nga nito, Will Taal Volcano Explosively Erupt? Here's what scientists are watching. So 2 days to ha, 2 days after nung eruption. Pero bakit ito yung kanyang titulo? Will Taal Volcano Explosively Erupt? Ibig sabihin, pwede pang mangyari. Hindi pa yun yung mismong eruption noong January 12, di ba? Basahin natin yung part na sinasabi ko. Okay, ito yung part na sinasabi ko mga buddy. Scientists will also be looking for 2 types of seismic signals, says Tracy Gregg, a volcanologist at the University of Buffalo. If magma is indeed pushing its way toward the surface, kapag ang magma daw ay itinutulak niya ang kanyang sarili papunta dun sa itaas or sa ibabaw and is doing so through a new pathway. So gumagawa ng
panibagong daan. It does that by breaking the rock, and that makes a particular kind of earthquake. Yun ang nagiging sanhi pala ng mga volcanic earthquake. So iba ito sa tectonic earthquake, no? If those earthquakes are getting closer to the surface, magma is doing so as well. Kapag itong mga nadidetect na mga lindol ay mabababaw na, o yung tinatawag na mga shallow earthquakes, ibig sabihin nun, kung saan nandoon yung mga depth nitong mga lindol nito, nandoon na rin yung mga magma. Malalaman yan kasi sa mga aparatos nitong Feebox. So yung sa second paragraph, the second signal is called harmonic tremor. Diba? Napapanahon yung volcanic earthquakes. Ganun din itong harmonic tremor. Because as magma moves through the rock at a certain speed, and if the rock pathway is a certain shape, it makes a note. Just like air being pushed through your throat when you sing. Detecting harmonic tremor tells us that magma has an established pathway, and it's moving through that established pathway. Kailan ba tayo nagkaroon ng report sa PVOX na nagkakaroon na ng mga harmonic tremor? Di ba? Nito lang February, last month lang. Tumaas pa nga ito ng, ng mataas, tapos bumababa, tumataas uli. So, ibig sabihin pala dito, detecting harmonic tremor tells us that magma has an established pathway. So, mayroon ng dadaanan talaga yung magma. And it's moving through that established pathway. Kaya hindi nyo ba napansin, nung nagkaroon ng 41 volcanic earthquakes, nasundan na ito ng mga volcanic tremors. So, dito sa paliwanag ni Tracy Gregg, detecting harmonic tremor tells us that magma has an established pathway. So, ibig sabihin, kay Taal, established na yung pathway. Bukas na. And it's moving through that established pathway. For many volcanoes, this situation means an eruption is imminent. So, basahin pa natin yung nasa ibaba nito. During a period of unrest at Taal, from 2010 to 2011, ito naman si Malcolm Johnston, a research geophysicist emeritus at the U.S. Geological Survey, and several of his colleagues serendipitously had instruments in place that could glean more detail about the goings on under the volcano. They detected fluids or magma moving into a chamber about 1.5 miles below the surface. Through that material subsequently retreated and the volcano settled down. So 2010 to 2011 yun, no? In a 2017 study in the Journal of Volcanology and Geothermal Research that summarized their findings, Johnston and his colleagues suggested the most likely place for the volcano to next erupt was above that chamber. And that seems to be where the current eruption is happening. So yung nangyari noong January 12. It's right where we expected it would be, sabi ni Johnston, because of the lava fountaining from the crater. He suspects that magma push its way into that chamber and then toward the surface. Meron pa siya binanggit dito tungkol kay Taal. One of the main concerns with Taal is the abundant water in its two lakes. So yung mismong Taal Lake at saka yung Crater Lake yung tinutukoy dito. And the extensive underground hydrothermal system the magma and lava could potentially interact with. When water comes into contact with something hot, it flashes into steam. Water turning into steam is an incredibly energetic change that causes it to expand by a factor of 8. If the change happens in an underground hydrothermal system, the steam can build up until it explodes. Ito daw yung nakakatakot na parte. The initial stages of Taal's current eruption were in fact such steam-driven or phreatic ones, and they sent ash high into the sky. Possibly rin na tsunami risk itong eruption. Kasi napapalibutan nga ito ng tubig. Ay kung mag-collapse yung isang bahagi ng bulkan, yan yung mangyayari, tsunami. So may sinasabi siya dito yung hydrothermal system. So may na-share din sa akin isang image ni Taal na kung saan ay dito itinuturo yung
geothermal part ni Taal or may hydrothermal system. Kaya pala itong parte ng may daang Kastila, dito natin palagi nakikita na may mga umuusok or may nag-i-steam. So nasa ilalim pala niyan yung hydrothermal system or yung hydrothermal reservoir. Then dito sa bandang baba, mapapansin ninyo yung mga fissures, itong kulay puti na to. So ito daw ay along the Sibuyan Sea Fault, ang sabi ni MyGeoWorld. At pinangangambahan na kung sakali man na magkaroon ng eruption, itong bahaging ito yung mag-collapse. Kasi di ba may namamaga dito sa northwest na part ng Taal Volcano, ayon nga sa FIVOX. So ito namang part na to, medyo lumubog. Dahil meron na rin dito mga fissures, may posibilidad na kung sakaling magkakaroon ng malakas na eruption si Taal, itong part na to ay delikado. So sana may natutunan po kayo dito sa ating tinalakay ngayon. Patuloy po tayo nagagawa ng mga ganitong Taal Volcano episode upang sa ganun ay malaman natin kung ano na ba yung sitwasyon ni Taal. At para na rin sa mga susunod na henerasyon, kung mapapanood nyo itong video na to, mula nung nag-umpisa tayo na gumawa ng Taal Volcano episode, doon makikita ninyo kung ano yung mga naging activities ni Taal from 2021, no? So yun lang mga buddy. So hanggang sa muli, ito ang inyong Supremo. See you next time.